What's up? Kamusta mga bok? This is Bok Time. At welcome back para sa panibagong video. Ang mensahe ni Canelo Alvarez, Broner at De La Hoya. Pag-usapan natin yan mga bok! Pero bago ang lahat mga bok, don't forget to click that subscribe button at ang ating notification bell para maging updated kayo sa ating mga future uploads. What's up mga bok? Pag-uusapan natin ngayon ang pahayag ng Mexican superstar na si Saul Canelo Alvarez patungkol sa pagre-retiro ng ating pambansang kamao Manny Pacquiao. So nitong mga nakaraang araw nga lang po ay inanunsyo na ni Pacman ang kanyang pagre-retiro sa boxing dahil pinasok na ng tuluyan ang ating 8th Division World Champion ng mundo ng politika kung saan opisyal na siyang kumandidato bilang isang pangulo ng Pilipinas ngayong 2022 election. Nagbigay naman ng pahayag si Canelo Alvarez ukol dito. At ayon sa kanya ay kahit nakakalungkot daw ang ganitong balita, ay ito na daw ang tamang panahon upang magretiro ang isang Manny Pacquiao. Dagdag pa ng Unified Super Middleweight Champion, ay marami daw nagawa si Pacman sa sports ng boxing, kaya naman maituturing niya daw si Pacman na isang great fighter at isang malamat na boksingero. Kasalukuyan naman naghahanda na si Canelo Alvarez para sa laban niya ngayong darating na November 6 kontra sa undefeated IBF Super Middleweight Champion na si Caleb Plant. At ayon sa pahayag ni Oscar De La Hoya ay pahihirapan daw ni Canelo si Caleb Plant sa umpisa pa lang ng laban. Aminado naman daw si De La Hoya na isang magaling na fighter din si Caleb Plant, yun nga lang ay dihamak na mas lamang daw talaga si Canelo Alvarez pagdating sa skill at power. Kaya naman dahil dyan, ang prediction daw ni Oscar De La Hoya dito ay magwawagi na daw si Canelo Alvarez kontra kay Caleb Plant bago pa man daw umabot ng sukdulang 12 rounds ang laban. Sa kabilang banda naman mga book ay nagbigay din ng pahayag si Adrian Broner patungkol sa pagre-retiro at sa bagong mundong pinapasok ni Manny Pacquiao. Ayon sa video na ating mapapanood sa fighthype.com ay sinabi ni Broner na isa daw sa mga the best career ngayong henerasyon ang nagawa ni Pacman sa mundo ng boxing. Isang kaibigan din daw ang turing ni Broner kay Pacman, kaya naman hiling daw niya ang the best sa ating pambansang kamao at sana ay maging successful din ito sa mundo ng politika. Hey man, Pacquiao, look man, he had a hell of a, little career, one of the best careers of this generation in boxing, period. At sa bandang huli mga book ay nagbigay din ng mensahe ang isa sa mga nakaranas na matinding hagupit ng isang Manny Pacquiao, walang iba kundi si Oscar De La Hoya. Ayon sa live video ni De La Hoya na atin ding makikita sa fighthype.com ay inamin itong bago daw sila magkaharap ni Pacman ay wala daw siyang ka-idea kung gaano ka-espesyal ang isang Manny Pacquiao. Nalaman na lamang daw ni De La Hoya na kakaiba si Pacman sa lahat nung mag-umpisa na daw ang kanilang laban dahil tila ba ay hindi daw napapagod si Manny Pacquiao kahit sunod-sunod na ang mga pakawalang kombinasyon nito. Kaya naman noong araw daw na iyon matapos ang laban nila ni Pacman ay kanya ding nasabi sa kanyang sarili na espesyal talaga ang isang Manny Pacquiao kung saan ay halintulad pa nga niya si Pacman sa mga elite categories kung saan nahahanay ngayon sina Muhammad Ali at Sugar Ray Leonard. Na-appreciate at hinahangaan din daw talaga ng husto ni De La Hoya ang boxing career ni Pacman, kaya naman nagpapasalamat daw siya ng husto at wish niya daw ang the best para sa ating pambansang kamao. Nabanggit din ni Oscar De La Hoya ang patungkol sa bagong laban ni Pacman sa mundo ng politika. At ayon sa kanya ay nagtataglay daw si Pacman ng isang mabuting kalooban at likas daw talaga kay Pacman ang tumulong sa kanyang mga kapwa, kaya nang ma-deserve daw ng ating pambansang kamao ang pwesto na kinakampanya niya ngayon. When I decided to fight you, okay, I had no idea how special you are. I knew that you were gonna be somebody that is different. Mga balitang boxing, basta kay Bok Time, Bok Time, laging sport time.